God bless you, beloved ordained preacher, beloved brother Bubo in here. Let us all pray. Tayo ng lahat, mga minamahal ko, isama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating mga pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakila at magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Malabangin ang Isus hapong ito. Patuloy mo namang buksan namin po mga isipan, namin po mga puso, that it be receptive to your word, to your holy word, mahal na Panginoon. Sa ganas sa akin, wala po akong magagawa. Ikaw maglagay ng mga kataga, mga tamang salita na aking babanggitin. Maging daluyan lamang ako ng spiritual pagpapala, malapain, huwag ako makita. Kundi yung walang gang kapangyarihan, karunungan at pag-ibig para sa bawat isa sa akin. Malapain ng Jesus, preach to us, ikaw mga harasa. Malapain ng sa panggalata, panalangin ng iyong taong nilangisan, ng ayon mo naman ginagalan ng Evangelista Weldy Estrada Almeda, ay amin pong sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs, cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Kayo po'y makabalik mga minamahal ko sa inyo po mga kinauupuan. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal ng Panginoon Kristo. I give double honor and respect sa man of God, sa huling propeta ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa ating kapanahunan. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating mga beloved Mama Dear. At ito po ay talagang namutawi sa ating po mga puso't isipan. At siya nating nilalakaran ngayon, mga minamahal ko, bilang ating pong spiritual pattern. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong dearly beloved parents in the Lord para patuloy ang ating pong banal na iglesia na makapamalakaya, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. At sa kanilang mga itinalaga mga manggagawa sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved servants, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed afternoon na aking pinapabot sa ating mga beloved elders, at sa inyo po, aking po mga ginigiliw at iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, and of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na sumusubaybay, hindi po nanghihinawa na tayo po'y samahan sa ating pong pananambahan. Sa mga kayong dako naroroon, anumang oras ninyo pong sa inyo pong kinalalagyan, ang masaganang pagpapala ng mga Panginoon ay sumainyo. Muli natin palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Tayo po ay dumiretso na sa ating pong magiging paksa at napakabilis ng tigatik ng orasan. At pag Miyerkules talaga mga minamahal ko, talagang naghahabol tayo ng oras. So atin na pong tunghayan ang ating pong magiging paksa ngayong pong hapon na ito. At nakalagay po dyan sa ating screen yung stay spiritually focused. Sa Tagalog mga minamahal ko, manatiling nakatuon sa spiritual. Amen? Spiritual na bagay. Amen? Na alam naman po natin mga minamahal ko, talagang iniulit ng man of God sa atin that our salvation, spiritual matter, mga minamahal ko, hallelujah, yun ang pinaka-importante. Amen? Lahat ng mga bagay dito sa lupa ay puro pansamantala, pero ang spiritual na bagay ang siyang mananatili. Kaya nga sinabi ng man of God, it is the greatest matter of importance. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tuwing bagong taon, mga minamahal ko, ilan sa atin, or generally speaking, ika nga, ay nagtatalaga ng mga new set of goals, mga panibagong hangarin gustong maabot sa buhay. Amen? At hindi naman po masama. Ang mga ilan, mga minamahal ko, career-wise, gusto nila, mga minamahal ko, that this year, 2023, ay talagang sila po ay mabigyan ng promotion sa kanilang mga trabaho, sa opisina na kanila pong kinalalagyan. Amen? Hindi po masama yan.
Pagka ang isang tao ay goal-driven, alam naman po natin mga minamahal ko, talagang may patutunguhan ang kanyang mga pagsusumikap. Dahil nga may gustong maabot, ika nga. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ang iba naman mga minamahal ko ay gustong magkaroon ng talagang sapat na savings ngayong taon na ito. Mag-ipon sa bangko. Amen? Mag-focus sa kanilang mga pag-aaral para mas madali ang kanilang pagtatapos at makapagtrabaho na. Amen. Ang iba naman, mga minamahal ko, ay talagang gustong mag-venture sa bagong negosyo dahil talagang gustong makaipon, umunlad ang kanilang pamumuhay. Pero take note, mga minamahal ko, hindi po masama. Pero not at the expense of our spiritual life. Dapat hindi makumpurmiso ang ating pong mga spiritual na buhay. Dahil kapag ha, mga minamahal ko, mas pinagtuunan natin ng pansin ang mga earthly goals na tinatawag, yes, bibigyan tayo nito ng temporary satisfaction. Pero the word temporary, mga minamahal, hindi magtatagal. Pero kapag ka ang iname natin, mga minamahal ko, hindi tayo nawawala sa focus, mga minamahal ko, ay yung spiritual na bagay, amen, forever siya. Siya po ay mananatili at hindi masisira. Pakikinabangan natin, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga minamahal ko, walang hanggan. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. As true Christians, mga minamahal ko, napakahalaga na ang sabi nga ng Biblia, nakatuon tayo parati. Hindi tayo nadidistract. We are not distracted. We are not tempted, mga minamahal. Bagamat kung minsan, mga minamahal ko, nahihila tayo. Amen? Hindi maiwasan dahil nandito nga tayo sa mundo na kapag ka medyo nalingat tayo, medyo nakalimot tayo, medyo nagkukulang tayo, mga minamahal ko, ang kaway ng mga makamundo, mga earthly, mga minamahal ko, worldly pleasures, mga minamahal ko, ay mas magiging talagang may impluensya. Amen po ba? Na talagang, mga minamahal ko, dadalhin tayo doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa estado na hindi natin gusto, mga minamahal ko, sapagkat ika nga, mga minamahal ko, sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, dapat nakatuon tayo, nakafocus tayo. Ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 2, set your affection. Pag sinabing set your affection, ituon mo ang iyong pagmamahal, affection, mga minamahal, concentration. Diba, mga minamahal, affection, mga minamahal ko, though more on, mga minamahal ko, hallelujah, diyan sa pakiramdam yan, affection or love, ika nga, mga minamahal ko, pero buong isip dapat, mga minamahal ko, talagang sumasakop din sa isip, hindi lamang sa puso, mga minamahal ko, pag sinabing affection. Amen. Kaya nga, merong tayong word na concentration. Saan ba nakatuon ang iyong pansin? Saan ka ba nakafocus lately? Amen. Ang sabi nga, mga minamahal ko, sa wikang Tagalog, aklat ng mga taga-Kolosas, kabanatang 3, ang talatay 2. Kindly. Aklat po ng Kolosas, kabanatay 3, talatay 2. Ito po ang nakasulat. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. So napakalinaw, mga minamahal ko, ang atin daw paglagakan, amen, ng atin po mga puso't isipan, affection kasi, ang sinabi doon sa wikang Ingles, mga minamahal ko, pero dito sa wikang Tagalog, mga minamahal ko, sa Tagalog version, mga minamahal ko, ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip. Diba? So dapat mas malawak. Tinignan natin yung English translation. Set your affection on things above. So mga minamahal ko, malinaw. Ang sabi dito, mga minamahal ko, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Talagang kapag ka, mga minamahal ko, tayo po ay hindi talaga nag-focus. Tayo po, mga minamahal ko, ay talagang, kumbaga, off guard. Hindi nagbabantay. Amen? Ay napaka, mga minamahal ko,
Malakas ang impluensya ng hatak ng sanlibutan. Amen. Mamaya at maya, mga minamahal ko, naroon na tayo, mga minamahal ko, madali nating iwanan ang paglilingkod. Ang kinakailangan ko kasing magtrabaho, maintindihan ako ng Diyos. Dahil kailangan ako ng pamilya ko. Wala kaming pananalapi. Pero ang hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang hindi natin naiisip, mga minamahal ko, ang kakayanan ng Diyos. Amen? Na habang inuuna mo ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian, ang lahat ng mga bagay na iyong pangangailangan, ang sabi nga, nangako siya, pawang idaragdag na lamang. Kaya wala tayo sa focus kapag ka mas inuna natin, mga minamahal ko, yung earthly, yung makamundo, mga minamahal ko, na pangangailangan. Hindi ko naman sinasabi, mga minamahal ko, na huwag na tayong magtrabaho. Hindi ko naman sinasabi, mga minamahal ko, na huwag na tayong maging produktibo dahil importante yan. Kumakain pa naman tayo. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, ng ating pong nabasa, ilagak ang ating atensyon, puso at isipan sa mga bagay na nangasa itaas. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal, Panginoon. So pag sinabing spiritually focus, dapat, mga minamahal ko, mulat ang ating mga mata. Gising ang ating mga diwa. Yung ating understanding, yung ating pangunawa, mga minamahal ko, ay talagang bukas. Amen? Sinabi ng Ephesians, aklat ng Epeso, kabanatang 1, talatay 18, kindly, pakiplas yung English translation nito sa ating screen. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatay 1, talatay 18, ito pong nakasulat, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Amen. What a glorious verse. Amen? Na talagang mga minamahal ko, hallelujah, magbibigay sa ating mga minamahal ko ng panibagong sigla. Amen? Kung ating po talagang nanamnamin, pagbubulay-bulayan ang versikulong ito, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. So, iririman tayo ng verse na ito, ng talatang ito, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi maikumpara. Diba? Ang ato. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So dapat, mga minamahal, huwag nating kalimutan itong mga versikulong ito, mga minamahal. If there's one, mga minamahal, kung memory verse that we should have this 2023 included in our memory verses, mga minamahal, Ephesians chapter 1 verse 18. Amen? Amen? On guard parate. We maintain sobriety, ika nga. Yung pagiging mahinahon, yung pagiging mapagpigil, yung pagiging seryoso. Diba? Kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, may nakitang puwang, ang kaaway, doon naman siya umatake. Pero kapag ka on guard tayo, mga minamahal ko, wala siyang nakikitang puwang, wala siyang nakikitang, mga minamahal ko, entry, ika nga, ay hindi naman siya, mga minamahal ko, makakapasok. Amen. Kaya dapat on guard parati, mga minamahal ko, maging mahinahon. Sapagkat alam po natin, mga minamahal ko, ang kaaway ay hindi po natutulog. Inaantay niya, mga minamahal ko, na mahalingat ang mga anak ng Diyos. Talagang ma-out of focus ang anak ng Diyos, mga minamahal ko, at iba na ang kanyang prioridad sa buhay. Sinasamantala niyo, sige, yan ang sundan mo. Yan ang daan. Tamang daan. Sinasabi ng kaaway, pero mga minamahal ko, hallelujah, tayo po'y, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinisilo. Alam po natin yan. Amen? Yan ang mga minamahal ko, familiar na versikulo. 1 Peter, 1 Pedro, kabanatang 5, talatay 8, mga minamahal ko, sinabi riyan, mga minamahal ko, hallelujah,
na tayo'y maging mapagpigil, maging mapagpuyat, on guard parati, nakabantay. Amen? Basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanata 5, talata po ay 8. Ito po ang nakasulat. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Amen. So mga minamahal ko, ilang beses na natin nabasa ito. Pero we're taking it lightly. Huwag nating, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga, mga minamahal, huwag seryosohin, sapagkat mga minamahal ko, alam po natin ang kapasidad ng kaaway. Amen? Do not underestimate. Yun ang right word, mga minamahal. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, stay on track. Talagang nakatuon, mga minamahal ko, yung ating lakad doon sa tamang landas. Ang tren, mga minamahal ko, pwedeng madiskaril kapag ka siya po, mga minamahal, ay nakalihis doon sa riles, di ba? Nakakaroon ng disgrasya ang tren kapag ka, mga minamahal ko, nagkaroon ng nadiskaril. Nawala siya doon sa riles, mga minamahal ko. Yung safe, mga minamahal ko, na dinadaanan. Amen? Ganun din ang mga Kristiyano. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ano ang sabi mga minamahal ko? We take the sword of the Spirit. Ano ang sinasabi mga minamahal ko? Ano yung sword of the Spirit? Yung mga minamahal ko, yung espada mga minamahal ng Espiritu? Tabak ng Espiritu? Yun ang word of God. Amen. Talagang ipanlaban po natin mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga ng Ephesians chapter 6 verse 17, mga minamahal ko, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang word of God, mga minamahal, para hindi tayo malihis, mahiwalay, or maligaw. Ano ang kanyang, mga minamahal ko, ang kanyang nagiging function, mga minamahal ko, ilawan ng ating mga paa. Sinabi mga minamahal ko ng Salmistang si Haring David, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang mga sulat sa Salmo, mga minamahal ko, kabanatang 119, ang talata ay 105, mga minamahal ko, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sa wikang Tagalog, aklat po ng mga awit, kabanata 119, talata 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Palakpakan po natin at yung pinakamamahal na Panginoon para hindi tayo maligaw. Yung paglakad po natin, yung ating journey, mga minamahal ko, spiritual journey, mga minamahal ko, ay talagang straight, mga minamahal ko, hallelujah, right unto the path, mga minamahal, patungo doon sa kaharian ng mala Panginoon, nagiging ilawan po natin ang Word of God. At kapag ka wala ang Word of God na maliliwanagan, magaliliwanag ng ating pong mga landas, ng ating mga daan, ay siyempre maliligaw tayo. Amen. Maari tayong matalisod, maari tayong madapa, at hindi na tayong makatayo. Amen. Amen po ba, mga minamahal? Kaya napakahalaga, mga minamahal ko, na talagang ang pagiging seryoso po natin sa pakikinig sa salita ng mahal na Panginoon, every preaching, mga minamahal ko, every gawain, mga minamahal ko, ay ganun na lamang. Amen. Pahalagahan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ito'y butil na mahalaga, na talagang, mga minamahal ko, pagtuunan po natin ang pansin. Akmang-akma, ang pagkakasulat ni Apostol Santiago, na kung minsan, mga minamahal ko, nakakalimot daw ang mga anak ng Diyos na para bagang nanalamin at pagdaka, mga minamahal ko, umalis sa kanilang tahanan nung nasa labas na, hindi na niya alam ang kanyang itsura. Hindi dapat ganito. Amen? Marami mga Kristiyano, mga minamahal ko, na kapag ka, they mingle with, mga minamahal ko, yung mga makasanlibutang tao, nakakalimutan nila kung sino sila. At kung minsan hindi nila namamalayan, mga minamahal ko, hallelujah, sila po, mga minamahal ko, ay talagang na-magnet na. Nakipamatok na. Caught flat-footed. Dahil hindi po nagsiseryoso
sa pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Santiago, mga minamahal ko, kabanatang 1, ang talatay 22 hanggang 24. Sinabi rito, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Aklat po ng Santiago, kabanatay 1, talatay 22 hanggang 24. Ito pong nakasulat, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Amen. Palakpakan po natin natin ang pinakamamalapay. Ang mahal na Panginoon, maglangis at magpala sa kanya pong mga banal na salitang ito. Dapat hindi tayo si Mr. and Mrs. Kalimot. Bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, maging tayo po ay nasa labas, mga minamahal ko. Alam po natin who we are and what we are. Diba? Amen? Anong imahe, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating ipinoportray, mga minamahal ko. Talagang, mga minamahal ko, kahit, mga minamahal ko, hallelujah, talagang makihalo tayo sa mga makasanlibutan. We stand out, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang nakikita ang ningning at ang kabanalan ng mga anak ng Diyos. Pero hindi nga natin sineseryoso. Paano tayo magkakwalify doon sa dalawang bagay na sinabi ni Apostol Santiago, mga minamahal ko, be hearer. Yes, mga minamahal ko, but most of all, ang sabi mga minamahal ko, be not just a hearer of the Word of God, but a doer of the Word of God. Paano nga tayo magiging hearer of the Word of God kapag ka nasa, mga minamahal ko, segment tayo ng pangangaral ng Diyos, nakatakip ang ating mga tenga ng mga earphone at ang ating mga konsentrasyon ay nasa ating mga gadget, mga minamahal ko. Gadget focus tayo. So paano natin mapapakinggan at lalo na kung hindi nga natin napapakinggan, what do we expect? Magiging doer pa kaya tayo ng Word of God? Diba? Question hapling malaki. Dahil nga hindi na nga tayo nakikinig, maasahan pa ba natin? Do we expect na magiging doer pa rin tayo ng Word of God? Kaya mga minamahal ko, dapat mamulat na tayo. This 2023, mga minamahal ko, kung meron tayong dapat baguhin, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, yung ating pagbibigay ng debosyon ng tamang oras sa Word of God. Pwede bang sa pangangaral ng salita na malapay na wala nang hahawak ng gadget? Pwede ba? Pwede ba natin iset yon as a standard ngayong 2023? Pwede ba tayong makaalpas sa gadget na yan na nagiging anino na natin na hindi na tayo makawala? At talagang nasasaktan natin ang mahal na Panginoon? Pwede ba? Nakikiusap ako. Nakikiusap ang mahal na Panginoon sapagkat nasa kamay ninyo. It is within your control. Kung titigil kayo, babaguhin, amen, we change for the better, then that's it. Napakaganda. Pero kung mananatili kayo, amen, doon sa hindi tamang ginagawa, dadalhin na naman ninyo sa 2023, I doubt. Paano ba tayo magiging stay? Magiging spiritually focused? Na katulad ng ating pong nagiging paksa? Inaagawan natin ng oras ang mahal na Panginoon? Amen? Hanggang dito pa naman, mga minamahal ko, ay talagang gadget focus pa rin tayo. Di ba hindi na dapat? Amen? Lahat ay magsabi ng amen. Purihin natin ang pinakamamahal pa yung masakit na salita. Pero, hindi lamang enlightening na kapag mga minabibigay pa ng freedom, pinapalaya tayo. Amen? Dahil kung hindi tayo saktan kung minsan, hindi tayo namumulat, hindi tayo nagigising sa ating mga kamalian. Akala natin maganda. At itinutuloy-tuloy natin, mga minamahal. Amen?
Hindi namin, mga minamahal ko, talagang in-excuse o in-exempt yung mga aming mga anak, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, talagang kuminsan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi kami nagkulang na palalahanan ng aming mga anak, mga minamahal ko, na talagang maging gadget, mga minamahal ko, talagang focus, mga minamahal ko, maging gadget, mga minamahal ko, talagang addicted, mga minamahal. Pero dapat, mga minamahal ko, ipangaral pa rin. Amen? Amen! Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. It's 2023. It's high time na tayo po, mga minamahal ko, we change for the better. Amen? Ulitin nga natin, we change for the better. We change for the better. Dapat yun, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang goal natin. Though, mga minamahal ko, hindi karakadaka, pero unti-unti, di ba? At least, nagsaset tayo ng goal na we change for the better bilang mga anak ng Diyos. Amen? Napakahalaga nitong ating ipa-flash screen. Sabi nga rito, mga minamahal ko, life is like a camera. Sinend ko kanina to sa ating beloved ordained preacher. Life is like a camera. Focus on what's important. Di ba? Talagang binibigyan natin ng focus, ng atensyon, ang importanteng bagay. Ang sabi rito, focus on what's important. Capture the good times. Amen? May mga good times tayo. May mga tama naman tayong ginagawa. Amen? Hindi naman ay puro palpak. Puro, mga minamahal ko, talagang nakapagbibigay ng kalungkutan sa Malang Panginoon. Natutuwa rin naman ang Malang Panginoon. Pero, mga minamahal ko, tingnan natin kung ano yung mga negatives, mga minamahal. Develop from the negatives. Diba? Yung mga negatives na yun, mga minamahal ko, hallelujah, dapat i-improve daw natin. Amen. Dahil wala namang perfecto talaga. Nagkakamali. Minsan, off guard ang mga anak ng Diyos. Amen? Kung minsan, nalilingat, hindi maiwasan, mga minamahal, nakakalimot, mga minamahal ko, pero we develop from the negatives. And if things do not work, ang sabi diyan, mga minamahal, work out, hindi daw, mga minamahal ko, talagang mga nakukuha sa isang mga minamahal ko, attempt, di, itry natin muli. Mga uulit-ulitin lang. Di ba? Ang sabi diyan, take another shot. Amen! Hanggang sa ma-perfect na natin. Amen! Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon na talaga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, di ba? Nasa imahe. Talagang we conform to the image of God when it comes to holiness. Amen? Yun na yung mga makaharap natin ng Malang Panginoon na tayo, ang sabi nga ng banal na kasulatan, magiging kagaya natin siya. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. So ulitin natin, life is like a camera. Focus on what's important. Ituon daw natin yung mahalagang bagay. Capture the good times. I-celebrate natin yung mga tama nating ginagawa na kapag bibigay lugod sa Malang Panginoon, natutuwa siya sa atin. Pero i-develop natin yung mga negatives, yung mga nagagawa nating kapalpakan, kamalian, i-try nating i-correct. Mga minamahal ko, hallelujah, yung medyo hindi pa maganda, i-improve natin hanggang sa ma-perfect natin. At kapag ka nagkulang tayo, amen, medyo, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo nakaabot doon sa standard, then we take another shot. Try lang ng try. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Tayo mo lahat ay tumayo at awitan natin mo ating mong pinakamamahal na Panginoon. Mulit sa iyo, mahal kita, mahal ang Panginoon. Pero hindi lang pagsasabi ito ng word, mga minamahal ko. Amen? In word and in deed. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, iparamdam natin sa mahal ang Panginoon. Gaano natin siya kamahal. Mulit sa iyo, sumasama, di ko sanais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan kung ako'y
tuluyan na layo. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking sakla? Hindi ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawala. Hallelujah! Mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang siya, paalalahan at turuhan ko, malaman ko na mismo ang iyong gabay. Kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahit saglit pa lang ako babayaan. Hallelujah! Sa'yo lang nadapa pag-ibig at dalat na tunay sa aking buha. Minsan may katalungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo'y mawala. Pagkukulang sa'yo, paalalahan ang turuan ko, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko palugan sa pag-arap sa'yo. Mahal kita, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay, kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Hallelujah! Nasa unang linggo pa lamang tayo ng 2023. We don't know what is in store for us. Sa mga darating pang buwan, mga panahon, mga minam, hindi na natin, mga minam, ako talagang ma-predict na halin ang mga kalamidad, mga trahedya, mga minam, ako na nararanasan ng tao. Dahil pinili nila, mga minam, ako, hallelujah, na ibaling ang kanilang atensyon sa mga bagay, mga minamahal ko, na bansa. Pero sa atin, ano alam natin mula tayo bukas ang ating mga pangunawa doon sa pinaka-importanting bagay, that we remain focused sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang pamana sa mga banal, the inheritance of the saints, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo, kung may pagkukulang sa'yo.
Purihin natin yung pinakamahal na Panginoon. Yun ang ating inaasa. Ang guidance, ang paggabay ng mga Panginoon sa ating tatahakin pa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo ba lumangay naman kung hindarakos sa ating pangangailang? Pero as usual, unahin po muna natin pangangailangan natin bumala na iglesia. Ang patuloy na kalakas, kalusugan, mahabang buhay para sa ating minamahal at ginagalan na Ebanghelyo sa World Estad Almet. Hallelujah, hallelujah. Pag nating galigdaan mga minamahal ko, in our intercessory prayer, include the man of God. Hallelujah. Bago sa ating mga pansarili, mga pangailang, tayo mo lahat ay dumalangin dahil at Diyos sa baba na. Para kaming gustong unahin mula Panginoon, sabi mo pa nanalangin, kundi ang kalusugan, kalakasan, mahabang buhay, na ibu binamahal, ginagalan ni Ebanghelyo sa World Estad Almet, sa bunang kanyang mga mahal sa buhay. Ganun na rin para sa abing mga minamahal na mamanggagawa, manatili sila sa pagpapagamit. Hallelujah, sa maraming banal na umasad, mga Panginoon. Sama-sama kami maglingkod, mga Panginoon. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa pati ng ating mga karamdaman habang ating mga kanang kamay ay nakapatong po sa ating mga ulo na. Isipin po natin na ating minamalabang ilis sa Well Estad Almeda ang laglayhans po sa atin. Tayo po lahat ay sama-samang muling dumalangin na kilang Diyos sa pagbada. Nalalaban mo yung pangangailangan. Aming mga karamdaman, hallelujah, nais namin magkaroon ng kagalingan, hallelujah, sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus, ay aming sinasaway, pinapalayas sa namang uri ng demonyong hadlang na ang kaaway, ang mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, skin diseases, hallelujah, prostate cancer, TB, diabetes, cause out in the mighty name of Jesus. All diseases and hallelujah, sicknesses, cause out and be healed right now in the mighty name of Jesus. Poverty, cause out in Jesus' name. And be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah, peaceful, hallelujah, and blissful 2023. Hallelujah, ipagkalubos sa amin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, mga Panginoon, let the top of our voices, let us all shout, tayo po lahat ay sama-samang, hallelujah, tumalon, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay po tayo, three times, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the mighty name of Jesus, at darating ko tayo sa ating mga mahalagang announcement, darating po ating beloved elder, beloved